communicate na natin with other teams. So Nathan won't be available for this game. Para naman sa side ng Team Payaman, okay, ma-brown yung lineup nila, Roger, Pakito, at saka si Johead. So mataas ang poking potential dito ng Team Payaman. Pwede ngayon next play 2 points. Chessman will use this Roger as their core. So, tingnan natin kung paano gagawin nila dito. Nice ban, by the way, para sa AUG3 Esports, which is Kagura. Kasi, ang isa, di ba, yung nature ng Selena at ni Kagura, ang pagkaparehas nila is, meron silang binabato pa-forward. So, kanina, si Farsa, nahirapan siya kasi merong arrow. May hirapan din dito yung Farsa kapag merong Kagura na pwede siyang iin niyang overturn every time na gagamitin niya yung feather essay niya. So, maganda for AUG3 Esports. Yun lang! May Eve! Tapos meron pa putok eh, no? Yung makabilang panic. Oo, oh, dati magkasama yun eh, fireworks meta. Pero ngayon sila talaga yung kailangan magkontrahan. Kasi guys, si Eve, yung kanyang, what about this, yung kanyang lured manipulation is, this, pwede nang i-distop. Pwede na siyang, dati kasi hindi siya pwede ma-stun or anything. Ngayon, eh, pwedeng-pwede na. So, of three Esports, this time around, sila naman gagamit ang graph, which is ginamit kanina sa kanila ng Team Payaman. So, maganda to actually, kasi si Johead, pwede siya mag-eject ka ng mga makakasalubo niya. Si Grock, kapag naka-power of nature, hindi naman siya pwedeng ma-ejector. Pero Benedetta for the side of Team Payaman to complete their lineup, mataas ang chance nito for a split push for Team Payaman. Na anong catch eh, sa side ng AUG3, you know? Basta nila, yun lang, wild charge lang. Mm-hmm. Doon sa may feathered airstrike. Parang good game, no? Para sa Benedetta. Oo, good game sa Benedetta. Kumbaga, kapag hindi na siya aabot sa teamfight, diretso man siya mag-clear ng mini-wave or mag-push against AUG3 Esports. Yun yung kailangan bantay ng AUG3 Esports kasi yung lineup nila, almost lahat is kailangan din pagdating sa teamfight, including the Lunox, kapag papasok na tayo ng mid-game. Pero welcome to our game number 2 of AUG3 Esports laban sa Team Payaman. Pakilala muna natin yan, AUG3 Esports sa ating blue side. Nakinagal na gamit ng Hayabusa with Jovin on the Tams. How? Para sa kanyang Farsa. Lunox ang gagamitin ni Kaiwa and Elo Hardy ang gagamit ng Grock. Habang sa side naman dito ng Payaman, si Kuya nyo Reggie using this Joel na dadalo kagad si Silev dito sa may Serpent Pit. At ito naman, Sway No More with the Benedetta, Chessman using this Roger, Ejector, hinagis na lang yung Grock. Pero yun nga lang, zone out, yun lang, dalawang tank yung mag-aabakbakan nito. Pero si 2 with the Eve at si Kay naman gagamit rito ng Pakito. Yun na. So para dito sa side ng ating Payaman, maganda nga yung ano, maganda talaga yung pang-counter sa kanila na Grock. Mukhang delikado pa nga si Reggie. Oh na, mali yata ng Silip. Sobrang likot. Yan nga lang, tumamu siya ng punishment, giving the first blood for the side of AUG3 Esports. Habang nababa, meron mo naman bakbakan na nagaganap, Benedetta versus the Tams. Kalabitan lang, Marias, hindi ba naman ganun kadali patayin. In the early stages of the game, pero yun na, merong rotation coming from the back, Grock and Farsa. Yun. So, tinan natin dito kung anong gagawin ng mga teams natin. Actually, for Team Payaman, ang nakikita ko lang dito is medyo napipigil. Okay! Patay si Kay! Doon sa may top! Na nice presence of mind coming from Hao. Lumipad gagal sa may top lane para baka pa dito si Kaiwa. 2-0 for AUG3. For AUG3 dito, again, napakaganda nung kanilang pinik na Grock against the Johead. Napakahirap mag-ejector ngayon para sa side ng initiator ng Team Payaman. Now, for AUG3 Esports, particularly Team Payaman, kailangan talaga na mapatay si Lunox. Kaya patayin dahil this time wala pang brilliance. So, kaya ba today? One hit na lang, uy! Pero napag-red game, uy! Yan lang! Ako po, kalungkutan dun. Para nakapag-bitaw ng October treat. Si tropa natin, Lunox, na buhay pa nga rito kayo. Hello, Hadi! Tatakbo na! Ganun yung papatayin mo na plan? Akala na kalaban mo, isang card na lang yung pala oh. May October treat. May October treat pa, magbumukol pa ng pumpkin, mapapapalo ko pa ng lamesa, buwisit na tulad ka. Hammer. Okay, tired dyan. Alright, 2-0 guys for this one. AUG3 Esports, yung damang ngayon sa atin naro. They also got the turtle of jet game at si Elo Hardy. The walking visionary ng side ng AUG3 Esports. Ano siya eh, siya ang tank na walang pahinga. For the side of AUG3. Lakad-lakad lang ah. Oh, ganito rin yung gagawa niya kanina eh. Pero iba naman yung gameplay syempre ng Grock at saka ng Kufra. Medyo mas malikot tong
grab eh. Medyo kailangan niyang pumront na nakikita ng mga hero. Kaya ba lang sa Kufra? Yung Kufra naman nagtatago. Pero meron post ah. Post muna tayo guys sa ating laro. Again, para sa side ng team Payaman, nagiging problema sa kanila is yung vision na binibigay dito ng kanilang kalaban na tank. And kasi ang kinagandahan, meron ang vision dito yung side ng AUG3 Esports. Tapos napakabilis pa na pwedeng bumakap ng kanilang support, which is the Farsa, using the Wings by Wings. So, tignan natin kung paano makaka-recover dito, recuperate ang side ng team Payaman, knowing na nalalamangan nga sila. Pag may vision ka kasi, for sure, alamang ka na sa map control. Kasi malalaman ng mga kakampi mo kung saan pwedeng umangat na lane. So, tignan natin. Siyempre, team Payaman pa rin naman yan. Kita na, nakita mo na kanina, nakakambak pa rin, di ba? Pero ito, tignan natin kung paano mag-re-reset yung possible na teamfight natin, okay? Tagilid na lang muna, gigilid na rather yung mga players natin. Again, team Payaman, pwedeng-pwede sila mag-split push. They have the benefit sa kanilang lineup ninyo. Pwede na i-maximize habang nakakalamang ngayon ang kanilang kalaban na team sa laro natin ngayon. And still 2-0, again, Goldie is on the side of AUG3 Esports. Oh, talagang si King, binibigyan nila ng punishment. Pero ang gandang ejector coming from kuya natin, Reggie. Grabe naman yung paghagis doon sa may tower. Burado kagad nga ito si Hao. Nagbitaw pa nga ng wild charge si LORD pero hindi na nga umabot mga kaibigan. Tignan natin, real world manipulation nandoon. Another ejector for Reggie. No, po. For another kill, 2-2 sa ating board. LORD, hinahabol nga rito ng team Payaman. Biglang naitabla kagad ng ganun-ganun. Oh, actually, hindi lang natabla. Lumamang pa dito. Yung team Payaman, pwede pa nilang pilitin ata nakuhanin dito yung... Oy, nice block para dito kay LORD. Nako po, rubididi. Inaabot siya ng wild charge. Na-control si Kuya Reggie. Pero yung bakbakan natin pinagdabanan sa may tower. Nakuha ni Chessman yung aggro ng tower. And he will pay the price. Giving Kaiwa a double kill for this Lunox. Yung tatakbo pa palayo. Biglang lamang naman yung side ng AUG3, no? Oo, nakabawi. Sumakto yung Ruby DD play dito ni Kaiwa guys sa may top lane. Kanina yung have to comment yung ginawa dito ni Elo Hardy na i-cut or pigilan muna na maka-advance dito yung mini wave ng Team Payaman kanina. Kaya medyo nag-overstay yung Team Payaman doon sa may top lane. And now we have the turtle objective. 4-3 score natin guys. Dito ang mga players ng Team Payaman. 4-4. Apat dapat yung kailangan dumepensa natin yung wild charge mapunta sa likod. Pero Turtle will be secured by Kuya Reggie. Sabay pick up nga rito kay Jobin. By one take one yung nakuha. LORD is also in danger. Magdi-disengage na lang. Okay. Ayun lang ang kinagandahan for the side of TP. Oo, yung kinagandahan sa side kill. Ng TP. Oo. Uy, possible pa nga. Delikado si King. Hey, oo. No ID, no entry mga tol. Dito natin, pero lalaban yung Pakito. Here comes Hao, flying in. Gusto nga niya patayin rito si Kay. Pero si Takinaga na sa may right side. Pick up Kay nga rito, patay yung Pakito. Reggie, isolated. 2 versus 1 yung ating situation. Pero meron flicker. He has the turtle buff. Out na nga lang dito. 5-5 ang ating scoreline. Tower, pwede bigyan ng damage nga rito ni Kuya natin 2. Pero Hao with the feathered airstrike, zoning out this Eve. Here comes Takinaga, giving the damage. Chessman is also here. Hindi na lalapit si Kuya natin Takinaga. Oo, mabilis lang. Mabilis yung pagtakas sa mga teams natin for AUG3 Esports. Sakto rin yung Feathered Airstrike ni Hao. Para hindi rin masyadong tumaba si Tour, magkaroon ng chance ko na mapush yung third doon. And again, AUG3 Esports, mukhang nabibigyan naman sila ngayon ng team Fireman this time around. Yung kanilang kalaban na team nabibigyan ng tempo sa ating game, Chessman. Ito na nga, mga kaibigan, jungler versus jungler yung ating lamanan. Chessman, yun lang, nag-out siya nga rito. Pero ito na nga, si Kuya natin, Reggie. Going in. So nga niyang maghagis nga rito with the ejector. Nakikita nga siya ni LORD. Feathered airstrike has been dropped. Real world manipulation sa kanan. Sapat na mga ba yun para madepensahan. Si Reggie nag-generate nga ng shield. Walang casualty. Hindi na na-pick up itong Johed. Ang laban ng habulat. Oo, galing ng dalawangan natin. Ang dalawang main test or dalawang support for this match. Nandito niyo kanina, ginamit yung Feathered airstrike. Tapos, sumagot si Ko dito ng kanyang real world manipulation. Na-cancel ni... Uy, off-cam kill by the way. Na-cancel ni Hao yung real world manipulation pero na-force train na ma-cancel din dito or into na yung Feather SX. So napakaganda para sa ating dalawang teams. Totoo yung sinasabi natin na tag of war to eh. Tag of war yung game nila. Ganon din, game number one. Ganito nga din. Kito mo naman yung pwesto, di ba? As early as possible, pagandaan ang pwesto 1 dito sa may turtle. Eto na nga, umukul na nga ng site. Ito natin si Kuya Jobin.
Reggie versus Elo Hardy. Kanina pa yung suntukan ng dalawang tank para gumawa nga rito ng play. Pero hahatakin bahagya ni Joby nito ang turtle sa kanilang side. So you know more na diba, bottom line, reset nga rito yung turtle. Yun lang ang kalungkutan for the side of AUG3 Esports. Pero natagpuan! Sway no more! He might fall down nga dito, pero binigay nga yung Electro Final Blow to go out. Chessman nga rito matatagpuan, pero Lunox with the burst. Upcam kill mga kaibigan. Nandun yung Guardian's Barrier. Ang sakit na ng damage. Yun, ano bang item nung direct natin? Oh, okay. Akong Destiny, Genius 1. 5K pala yun. Kaya pala ang sakit. Okay, good. Ah, kasi kanina, tandaan nyo guys, meron din siyang double kill sa top. Kanina nung gusto siyang patay ng Team Payaman, kaya lumaki talaga yung gold niya dito. Yung pala nagiging problema para sa side ng Team Payaman, hindi na lang masyado ma-penetrate si Kaiwa kasi meron pa isang burst damage, which is the Farsa. So, kailangan makakuha muna sila ng kill. Ang bilis, ang mabilis-mabilis nga lang. Tunga rin ito talaga ito, so SK. Grabe yung damba nga rin ito mga kaibigan. Pero hello, Hardy. Will fall down. Kapalit nga lang niya yung isang support nga rito mga kaibigan. Pero so much aggressiveness coming from AUG3. So may transition nga sila sa may gitna. Reggie, wala siyang magagawa rito, Shandy, kundi tumanaw lang. Habang binabasag yung kanilang tore. Well, and another one. Sira, tuluyan yung tore. Uy, pero sandwich play yata. Oh, sandwich play nga gusto ka. So, ade, mabilis ang presence of mind ng AUG3. Ganda-ganda na nga pagtaas dito ng AUG3, guys. 23k versus 22k. Dito na rin makikita yung difference ng gold ng Lunox, actually. Kaya na niyang mag-burst. Kalahati yung buhay, dalawang chaos assault lang yun guys. So for Team Payaman again, ang pinaka-struggle nila dito is kailangan nila mamili kung sinong gusto na i-burst. Kung Lunox ba or yung Farsa. Oo, naipakumit ng unstoppable force ni Reggie, yung brilliance nga rito ni Kaiwa. Pero yun nga lang, masakit pa rin ang damage ni Marites, mga kaibigan. Eto na nga yung Lunox, wild charge for the control. Reggie's in danger, binigay yung kanyang flicker at yung Guardian's Barrier. Habang yung manipulation ilalapag ng Eve pero wala siyang tatamaan na specific target. 35 seconds away bago mag-up dito yung Lord, habang itong si Tam sa top, si kuya natin Jobin showing the lane, pwede pa rin mag-farm dito sa may gitna. Still even game pa rin, Shanti. Oh, parang yung problema dito ng Team Payaman is napakabilis lang tumama. Oops, kaya Feathered Airstrike, naku po, delikado. Electro Final Blow doon sa likod, in-expose ni Sway no more yung kanyang sarili. Ayun lang ang kalungkutan, no? Iniharap niya. Inialay niya yung sarili niya. Sinari yung damage. Sinari niya yung damage. Supposedly, kukuha siya ng kill. Pero wala. Eh, nandun din si Elo Hardy para magkaroon ng recharge para mapakaldag niya yung player. Oh, ito. Gusto nila kaldagin si Jovin Baldovino. Pero hindi nila mabibigyan. Ilalapag lang nito yung kanyang real world manipulation. May sagot naman yung Parsa na Feathered Airstrike. Basag. Yung turret sa may gitna. Lahat ng outer at saka inner basag na. Ang sakit ng mga players dito. Actually, masakit yung mga heroes ng AUG3 Esports kaya nahihirapan dito yung Team Payaman mag-counter dun sa gusto nilang kumuha ng play, kumuha ng kill, kaso nagiging problema kasi the more na ipipilit nila, the more na mapapatay sila dito ng AUG3 Esports kasi masakit na yung Thames, masakit na yung Farsen, even the Lunox. Look at that, napakabilis na pagkuha ng Lord para sa team na. Grabe, no? Tinanggal natin yung item ng Thames kasi kanina din, biglang nalakit bigla si Jovin, biglang umawit. Okay, so meron din siyang Radiant Armor. Naka War Axe. So because of the War Axe, okay na sa kanya na mag-build ng mga defensive items kasi the more na mas mataas din, the more na magiging maganda yung bigay ng passive ng item na to. Para naman dito sa kanilang Eve, Ice Queen 1, Genius 1, medyo may tagal power. Kung baga hindi pagal, solid yung damage given ng defensive items na dito, yung players na AUG3. Oh, base. Lord number 1 pa lang naman. Kaya-kaya naman siguro yung depensa na yan ng Team Payaman. Kaso yung top, yung bottom rather. Yun lang, nabigyan siya ng pressure dito ng AUG3 Esports. Yun lang, exposed na yung kanilang isang lane. Wala nang inhibitor. Jobin dito dahil sobrang dami nga niyang item na sobrang gaganda. Ayun lang si Boo. Doon sa backline natagpuan. Wild charge coming in, coming from LO Hardy. Burado nga rito yung Eve. Pero napalaban na yung side ng Team Payaman nga rito mga kaibigan. Isa magumura. Uy, si Kaiwa pala namatay kasi yung kanilang base kanalang na depensahan. Ang daming minion sa loob. Hindi natin kaya nga nilang kontrolin. Eto si Kuya natin How na nag-wings by wings out. Habang doon sa may top side, Jobin buhay pa nga rin. Chessman. Ito nga niyang kalimut. Kalimutin ito si Low Hardy. Pero successful naman siya to burot down the grock. Jobin trabaho lang. Nagbibigay ng damage nga rito sa may base. At ito na nga si Takenaga nang umulit ni Dahayabusa. Pagsak yung Thames.
pressure pa rin for the side of Team Payaman. Haabol nga rin si kuya natin Chessman. Real world manipulation has been dropped. Haabulin kaya, pero meron pwede. Buhay pa rin! Wala, mahirap maglapitan ko. Ito yung mga klase ng teamfight na bawal ka magkamali ng desisyon. Bawal. Kung nalit ng konti yung Roger Don or si Chessman ng Team Payaman, most probably na tower lock na yun ng AUG3 Esports. Pero comment on Reggie actually, kasi naipilit niya na ma-ejector yung player ng AUG3 Esports na nagka-tower lock. Anyway, Team Payaman, sira lahat ng inhibitor turrets nila dito sa laro na to. Kailangan manipensa nila. Actually, kailangan na makapag-push kahit middling nandito ng AUG3 Esports para this time sila naman yung magkaroon ng vision against their enemy team. 12-9 guys yung score natin. Goalies is on side of AUG3 Esports. Napakasakit ni Hao. At yung ano eh, winning point, winning ano nila nung game 1 eh, nung Team Payaman eh, nung na-pick off nila si Hao. Gano'n na gano'n, siguro kailangan magical play, mapatay nila yung Parsa. Kaso nga lang, bago mo abutan yung Parsa, meron kang depensa kami from the Luno. Kaso nung moving ka ng Grak, merong Tams. Yung ano nga dito, yung depensa ng Luno, offensa na rin eh, diba? Offensa. Hindi mo na ako alam eh, kung sino ba ang pipiliin ko. Yung mahal ko o mahal ako. Pero wala eh, ang hirap for Team Payaman, yun yung nagiging struggle for them. Oo, hirap. Kailangan nila makuha si Hao, pero yung mga ano? Frontliners dito ng AUG3, sasakit. Aray, ayun na! Time one! Ako po, ito yan ang inaantay rito ng Team Payaman. Nagkamali, kailangan na na-capitalize nandun si Hao. Nakita siya ni Reggie, lalapitan gagana natin yung wings by wing. Nandun yung control chantel. Ayun si Hao, nakalayo, bahagya, pero siya'y mamamatay mga kaibigan. He has been killed by the aim. Kaya nga rin kung kailangan tumakbo sa umas Reggie, hinabol ni Takay Naga, counter and inferno na wala na nga rin. Tatanong yung camp, habang Guardian's Barrier, naiwan si Kai. Ito na mga Kay, 2 versus 1, natin ko rin papalapit si Takay Naga, pakito nga rin itong makakalayo. Naku po, kailangan mo ng takbong 20 call. Ito na mga coach ni Kay, kailangan mo tumakbo para maging mabibig na boksingero. In-ejector para makalayo. Tira natin dito, Benedetta nakakapag-depensa pa rin. Reggie, sinalo yung shadow kill coming from Takay Naga, pero meron siya nga rito ang immortality. Somehow, nakasurvive yung side ng Team Payaman, ha? Napaganda, maganda yung team fight para sa kanila kanina. Nako po. For AUG3 Esports, kailangan nilang ma-secure tong Nord. Padating na ang Team Payaman. Ito na. Na-reseto. Papakiramdaman muna. May harutan sa gitna. Pero yung harutan, nag-result sa kill. Naku po, 35 seconds na wala si Kay with the 4. At si Jobin nga rito, popping up the Cotter and Inferno. Solo Lord, mga kaibigan, Takay Naga, also coming in. Hello, hearted with the Guardian's Barrier. Sabi nga rito ng Grak, bawal na kayong lumapit. Amin tong Lord. At mukhang gusto talaga nila ng game number 3, yung AUG3. AUG3 Esports, na-secure nila yung Lord guys sa laro natin. And Team Payaman, napakahirap nito dumepensa. Kalbo kasi yung base. Kung magawala yung kanilang mga inhibitor turret, napakahirap nito para sa kanila. Tingnan natin kung paano yung gagawin nila ngayon sa larong to. But for Team Payaman, crucial talaga eh. Kasi buhay si Kaiwa, buhay si Hao. So, tira natin kung paano magiging strategy nila. Now, for AUG3 Esports, kailangan na maging maganda yung magiging bato nila dito ng mga skills nila. Kailangan ng Team Payaman na map na pick up kagad si Kaiwa. Yung ganun, hindi na nakapagbitaw ng kanyang Chaos Assault. Pero ito na nga, yung Lunox, yun nga, siyempre bumili siya ng defensive item with it, which is the Winter Truncheon, ang ganda. Kung nga rin ito ilalapag yung kanyang reward manipulation. Pero si Hello Hardy, napansin kagad yung Eve. Jobin coming in, and nga yung pinup yung kanyang counter and Inferno abas sa likod. Electro final blow ni Sway No More, and target nga niya rito yung Parsa. Lumipad with the wings by wings. Sway No More will fall down. 5 versus 4 yung ating sitwasyon. Delikado yung side ng Team Payaman, at target nga lang yung base. At Chantel, we are heading for a game number 3. Congratulations, AUG3 Esports. No! Game number 3, guys, para sa ating kalawang series ngayong araw. MVP for that game. Walang